bata ay hilig ko na ito ang mag-alaga ng kalapati na tuturuan ko ng kumpisa sa netoy hanggang sa tumagal nag-ipon at bumili ng kalapati na mahal. Sumali sa mga karera, street fight at takuhan at sumali sa club ay maraming natutunan. Madalas kulong, talo lagi sa puling, pero di ako sumuko, minsan ay winning hanggang sa ako'y huminto ng matagal na pala. At ito ang ating mga komento sa ating in-upload na video sa ating YouTube channel. Ang tanong is, bakit hindi ka pa tumitigil sa pagkakalapati? Ayan, ang sagot ni Omar Lop, magkakasakit ako kapag walang kalapating alaga. Ibang ligaya ang hatid ng pag-aalaga ng kalapati. Kahit puro gulong, nakangiti pa rin. Ayun, tama naman doon, Sir Omar Lop. Totoo yan, kaya kailangan ngiti-ngiti lang din kahit naabot ang gulong. At sabi naman ni Sir Jason Villados, masaya pag rumoronda sila. Sabi naman ni Sir Hermosura, makita ko lang silang kumain, masaya na ako kahit pangbili ko na lang ng pagkain ko, ibibili ko pa ng patoka nila. Yun, totoo naman yun at real talk yun. Legit comment yan, Sir Aris. At sabi pa nung isang kabagwis natin, si Sir Bong de la Rosa, sa akin kaya hindi pa ako tumitigil magkalapati dahil dito ako masaya kahit mahirap lang ako. Makita ko lang na masigla ang aking mga alaga. Yun. Shoutout kay Sir Bong de la Rosa. Yan. At mga kabagwis, ito pa yung comment ni Sir Aris Hermosura. Dahil ito ang stress reliever ko sa pagod pagkagaling ng trabaho. Yun, totoo yun. Legit din yan. Sabi naman ng ating kalapatids, kabagwis, si Joben Guban Bakunawa. Idol, pangarap ko makapagpalipad sa malayo at maramdaman yung saya at kaba sa pag-aabang ng ibon sa kanyang pagbabalik sa aking lop. Yun, isa rin yan sa pangarap ko. Sana matuloy na yung karera, Sir Joben Guban Bakunawa. Ayan, shoutout po. Sabi naman ng kabagwis nating si Dong Hipolito, dahil masaya ako pag nakikita ko sila sa taas lumipad pagkagaling sa pamamasada. Nakakatanggal ng pagod pag masigla sila at pag nakauwi sila pagkatos sa malayo. Yun. Isa yan sa na, kumbaga sa ano, may kinukuhanan ng energy ng ating kabagwis na si Sir Dong Hipolito. Dahil pagod siya sa pamamasada, ginagawa niya talagang pang-stress reliever yung pag-aalaga ng kalapati. Sabi naman ni Sir Edward Rupino, eto kasi ang nagpapasaya sa akin. Kumpleto ang araw ko kung hindi ko sila mahawakan at makitang lumilipad. Sa ngayon, nasa 50 pieces na ang alaga ko. Napakarami yan. Nakatawa yan, sir, pag lumilipad na. At sabi naman ng kabagwis natin na si Michael Mendoza, sa pag-iibon ako sumasaya. Pag may problema, pupunta lang ako sa lop. Naaaliw na at nawawala na ang stress ko at lumilinaw ang aking pag-iisip sa pag-iibon. Napakasaya lalo na't may umuwi na galing sa malayong lugar. Rumonda nga lang sila, napakasaya ko na. Nagkakaroon ka ng obligasyon pagka nag-iibon ka kasi iisipin mo magpapakain ka pa ng alaga mo kaya aagahan mong umuwi. At sa umaga, aagahan mong gumising kasi magpaparonda pa at magpapakain. Mahirap magastos pero dito sa pag-iibon ako sumasaya. Yun, totoo po yan. Isa po yan sa tunay na patotoo. Tunay na totoo pa. Yan, shoutout po kay Sir Michael Mendoza. Sabi naman ni Sir Michael Alibes, masaya ako kasi kahit iwanan mo sila sa malayong lugar, babalik at babalikan ka nila. Sana all binabalikan. Sabi naman ng kabagwis natin na si Sir Amid Esmeralda, masaya ako sa pag-iibon kasi nawawala yung lungkot ko pag nakikita ko sila. At isa pa, itunuturing ko na sila na parang anak at kapatid ko at kaibigan kasi ako nag-aalaga ng kalapati. Ayun, yun ang sabi ni Sir Amid. Sabi naman ng kabagwis natin na si Sir Sednam Renerak, malaking pagbabago na nagawa ng pagkakalapati sa akin. Eh yung naiwas ako sa pag-inom ng alak, lalo't araw ng loading. Totoo yan, sir. Sana magka-loading na ulit. Sabi naman ni kalapatids, kabagwis Emerson Garlan, sa akin kaya di ako tumitigil sa pag-aalaga ng kalapati dahil ito ang dahilan ng pagkawala ko ng pagod at problema ko sa araw-araw. Yun.
At sabi naman ng kalapatid natin na si Jace Lumanda sa Hernandez, para matigil sa bisyo at hindi stress. Yun, isa pang magandang na idulot sa kanya ng pagkakalapati, yung alisin yung kanyang bisyo. Maiwas, yun. Sabi naman ni kalapatid sa Kabagwis, Danilo M. Kabukana, kung ako, bakit di pa ako tumitigil magkalapati? Di pa talaga ako titigil mag-alaga hanggat di ko nakukuha ang kampyonato sa karera. At di pa ako titigil hanggat wala pa ako napapatunayan sa karera. At sa nakaka-enjoy ang mag-crossbreed ng mga linyada para makuha mo ang tamang timpla ng matibay at malupit na ibong pangarera. At ang challenging na part ay yun na breed mong puro gulong sa karera. Yan, good luck po sa ating kabagwis na si Sir Danilo M. Kabukana. Sana sir, matupad yung pinapangarap na makuha yung kampyon at lahat ng mga pansir at mga kalapatids natin at kabagwis natin. Yan din ang hiling nila, kaya paghusayan pa po natin palagi. Sabi naman ng ating kabagwis na si Sir Del Katahan, hindi ako tumitigil kasi doon ako masaya at parang at yung kalapati ay parang kapatid na daw niya. At sila din daw yung pangalawang anak niya. Ayan. Shoutout po kay Sir Del Katahan. At shoutout din kay Arol Imperio. At shoutout din kay Idol Michael Cortez. At John Javier. At syempre, shoutout naman tayo. Shoutout kay Brother Arby at kay Brother Joseph ng Chambalero Bros TV. At syempre, kay Utol Rain and Chanko, yung boss teacher Lop. At syempre, yung idol natin, si EMC Lop TV, si Edmar Kapinpin. At shoutout din sa ating subscriber na si Albert Lagasca. Ayan, magandang araw sa'yo. Shoutout din kay Utol Mark Shelo Pascual. Salute sa'yo, Tol. Maraming salamat sa suporta. At shoutout din kay Romel Pascua at kay Dennis Pariga. Ikaw, kabagwis, ano ang kwentong kalapati mo? Bakit di ka pa tumitigil sa pagkakalapati?